Correct. Are you here? Yes. So yun yung bunga ng pagkakaroon natin ng fellowship. At yung pagkakaroon natin ng fellowship, nagkakabunga yan ng pag-desire natin, pagkakaroon natin ng desire to serve the Lord, no? To serve God sa pamamagitan ng mga talento natin. Hmm. Are you here? No, so natutuwa nga ako kasi sabi nga ni Angela, Pastora, turuan mo ako mag-gitara kasi gusto ko mag-gitara. Hmm. No? So nagsisimula siya sa desire. Correct. I don't know to some of these children, ano ba mga gusto ninyo? Tinanong ko sila, ang isa gusto mag-drums, ang isa ang isa gusto mag-gitara. Are you here? Maliliit pa yung mga pangarap na yan, pero maisa katuparan yan. Yes. Sinong tutulong yan? Kung hindi kayo matulungan sa loob ng bahay, ang tutulong yan, ang church. Yes. Are you here? Amen. At minsan, yung ating mga talent, natatagpuan natin sa loob ng church. No? Although, marami din mga talents na nadidiscover sa loob ng pamilya. No? Kahit ako, nalaman ko na marunong ako kumanta dahil sabi ng nanay ko marunong ako kumanta, punta ka sa DXMS. No? May DXMS naman ngayon, no? Oh, so, kahit ayaw ko, ginakurot niya ako, magkanta ka na ba? Kurotin niya ako dito. Siyempre, takot man ako sa nanay ko noon, no? Yung bata pa ako, kanta din ako. No? So, sa awa ng Diyos, nananalo naman ako. Kaya nakakawin din kami na, eh, no, pag bumabalik ako ng parang sikat na sikat ako, kasi ang wala mang TV nung araw, puro radyo lang. So naririnig sa buong para, sa buong Making, nananalo ako ng kanta. Kaya pala akong artista, pagdating ko lahat, nag-champion sa akin. No? Nakaisang champion na. Pero praise the Lord, hindi naman ako sumikat ng husto kasi hindi wala akong masyado interes sa pagkanta. No? Hindi ako masyado interesado magkanta sa mga TV, sa mga radyo. Amen? So, you know, nagkakaisa tayo, nadidiscover natin yung ating mga giftings and talents through the church, through our fellowship. Amen? So, hindi naman natatawag na church itong ating simbahan kung wala tayo na nandito na nagpe-fellowship. Amen? Hallelujah. So, kung yung mga bagay, no, na mga resulta ba, halimbawa, dahil sa ating fellowship, nagkaroon ng resulta. At kapag yung mga bagay na yun ay nagampanan natin, pagkakaisa, no? Pag-exercise ng ating mga talento, amen? Yung totoong meaning o kahulugan ng koinonia ay talagang ma-realize sa isang church. Are you here? Yes. No? Yung meaning nito ay talagang maisa katuparan dito sa ating iglesia, sa ating church. Amen, amen. Amen? So, kailangan, hindi lang tayo, siguro, sa mga panahon na ito, maaaring nakaupo pa lang dyan, no? Pero darating ang panahon na gagamitin ka ng Lord sa ibang area. Yes, diba? Yes. Sa pagbibigay ba ng finances mo? Sa pagkanta ba? Kasi marami sa atin dyan, alam ko, mga magagaling kumanta, no? Ako, maalala ko yung sabi ni Brad Eddie na, sabi niya, sasamahan ko si Pastor, mag-outreach kami. Kasi yun pala, may mga karanasan na siya before. Pero yun, katagal-tagal na yun, no, bro? Sinabi mo yun noon? Pero ngayon lang na isang katuparan, amen? So, ibig sabihin, darating ang panahon talaga na yung desire mo matutupad yun. Correct. Sa takdang panahon ng ating Panginoon. Amen? So, kung yung mga bagay na ito, yung mga resulta na ito, ay matupad sa ating church, yung ibig sabihin ng koinonia ay talagang totoo sa ating church. Amen? So, what is fellowship? No? Fellowship ay, okay? Yung pagkakaroon natin ng fellowship dito sa simbahan, isang napakalaking blessing yan. Amen? Ako sa totoo lang, pag nakikinig ako ng mga testimony ninyo, nakaka-encourage. Yes, yes. Ako, katulad ni Angela, sa totoo lang, sa edad niyang ganyan, hindi ko pa naranasan yung ganyang klaseng problema. Yes. Naglalaro pa ako ng bahay-bahayan noon. Correct. Tama? Pero siya, naranasan na niya. Pero kaya niya, di ba? Kinaya ba niya dahil sa sarili niyang lakas? Bata lang siya, pero the Lord enabled her to overcome struggles and problems because God is with her. Hindi natin pwedeng sabihin na, matibay talaga yung batang yan. Walang matibay sa mga problema. Only yes. God is able, no?
na amen, amen. Maging matibay tayo sa gitna ng mga problema. Amen? Amen. So, nakaka-bless, no? Uy, kasi ekong tumatawa yung puso ko na. Amen. Kasi, glory to God. Ako dito, mahihain to mga ito. Pamag-testimony, nakatalikod. Ba't talaga nakatalikod? Humarap pa na. Nag-testimony ka na lang din, di ba? So, mahihain kasi hindi nasanay. Kaya nasanayin ninyo mga sarili nyo na tumayo habang bata pa. Correct, correct. No? Kasi mas nakakahiyang mahihain na pag malaki ka na. Amen? So, lalo na sa maigat ka. So, yung fellowship natin sa isa't isa, mawalang surebro. Isa't blessing, no? Amen. Okay? Pero ang pinaka-importante sa lahat yung fellowship natin sa ating Creator. Yun po ang pinaka-highest form of fellowship na dapat nating ma-fulfill sa ating buhay araw-araw. Amen? Hallelujah! Alam nyo, talagang kulang yung mga salita natin, kulang yung mga effort na ibibigay natin sa Panginoon sa mga kabutihan, no? Higit sa lahat yung pagliligtas niya sa ating buhay. Amen? Kasi sa totoo lang, kung hindi dahil sa awa ng Diyos, sa grasya ng Diyos, saan na kaya tayo ngayon? Correct, correct. Ako sa totoo lang, hindi ko ma-imagine sana ko. Kasi, carefree ako masyado. Kahit kung saan ko gustong pumunta, wala makapigil sa akin. Amen. Pero minsan, mag-isip ko, gusto ba ito ni Lord? Gusto ba ng Diyos na itong pinapagawa niya sa akin? Amen? So kung wala ang Diyos, talagang wala. No? Wala tayo sa mundo ito. Sabi nga, without the shedding of blood, there is no forgiveness. No? Kaya nagpapasalamat talaga ako sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Calvary dahil nagkaroon tayo ng kaligtasan. Yes, yes. Ayon sa kautusan, sabi nga sa Hebrews chapter 9, verse 22, no? Halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Amen? Mm. Amen. Mm. Kung wala yung kaligtasan ng Diyos, wala tayo dito ngayon. Maaring yung iba sa atin, no? Nakatulog pa. Maaring yung iba sa atin, busy maglaba. Maaring yung iba sa atin, mayroon mga pupuntahan. May nangako nga sa amin, no? Dalawang lalaki. Sabi nila, magsisimba kami. No? Tapos, ngayon, nakausap ko yung isa. Sabi ko sa kanya, magsimba ka muna. Niya, hindi kasi ano ko, mag-exam ako bukas, kailan maglakad na ako ngayon. Tapos sabi ko naman sa kanya, sa pagmamadali niya, at nagmamadali rin ako magsalita, kahit gusto ko nga siya kumbisihin na magsimba, imbes na sabihin ko sa, magsimba ka muna kasi tulungan ka ni Lord sa exam bukas. Ang nasabi ko tuloy, hindi ko pa nasabi yung iba, nasabi ko, simba ka, hindi ka makapasa niya, pwede ka magsimba. Tapos yung dugtungin ko pa, wala na, nandoon na siya. Kasi yung gusto ko talaga ipaabot sa kanya, magsimba ka kasi all the more, tutulungan ka ng Diyos kasi ipagdasal ka namin dito. Yes. Niya, hindi na muna. O sige, sabi ko, sige, okay lang, next time. Correct, tama yan. Pero ang next time ko hindi niya na marinig, nandoon na siya. No? Anyway, no? So I maraming pray na, pagkakataon. Alam ko, kasi kilala ko tong taong ito eh. No, talagang maano lang siya, siguro problem child siya ng magulang niya. Pero nakikita ko yung puso niya na malambot siya. Pagdating sa Panginoon, madali siyang makausap. Kaya lang, yung tawag ng barkada. Mahina pa siya. Pero let's pray. I-pray natin na itong mga taong ito ay makapagsimba din upang mabago ang buhay nila. Correct. Alam natin ang binago ng Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord, no? The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Okay, babalikan ko po yung binasa natin kanina, ha? Bakit ang fellowship ay napakahalaga, no? Na huwag nating kaligtaan, no? Babalikan natin yung 1 John chapter 1 verse 7. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Amen? So kung nasa fellowship pala tayo, we're having fellowship with one another, nagkaisa tayo, amen? Sa isang layunin, amen? Yung meaning ng koinonia kanina na kung saan sinasabi doon na ang pagkakaroon natin ng fellowship na katulad dito ay nagpuproduce ng kooperasyon at
natin sa panawagan ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya upang maibahagi natin yung salita ng Diyos sa ibang tao. Amen? Amen. So yun ay dapat na patuloy natin kasi kung babasahin natin yung part B ng 1 John chapter 1 verse 7, sabi dito, "And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all our sins." Are you here? Yes. No? Bakit kaya, no, kapag nandito tayo, nililinis tayo ng Panginoon? Because sabi sa isang Bible verse, sa Bible, na ang salita ng Diyos ay tubig yan. Nililinis tayo. Yes. Diba? Meron ba sa inyo dito na bumabalik-balik, walang nabago sa buhay niya, walang nabago sa pananaw niya? I don't think so. Kasi sabi ng Isaiah 55, ang salita ng Diyos, kapag nailabas na yan sa bibig ng Diyos, hindi yan babalik sa Diyos na walang ginawang kabutihan doon sa nakikinig. Yes. Are you here? I agree. Tulad nga ang isang ang salita ng Diyos sa isang ulan. Di ba pag umulan, ano mangyayari pag umulan? Di ba maraming tanim na tutubo para makakain ng marami? Are you here? Yes. So ang salita ng Diyos ay inahintulad sa isang ulan na kapag once na nailabas na yan, merong maraming taong mabibinipisyuhan niya. Correct, correct. Are you here? Yes. At madalas, hindi naman tayo masyado nagbabasa ng Bible sa bahay, kaya ay mas mainam na magsimba tayo kasi dito na ibabahagi ang salita ng Diyos. At dahil sa pakikinig natin kung saan ang pangako ng Diyos, lalago ang ating pananampalataya, no? Kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 10, verse 17. Amen? Yes. Nasusunod po ba natin to? Amen, amen, amen. Praise the Lord, no? The blood of Jesus cleanses us from all our sins, no? Dati tayo ay malayo sa Diyos at naging kaaway tayo ng Diyos. Amen? Yes, yes. Pero dahil sa awa ng Diyos, tayo ay nagkaisa ngayon, nagsama-sama tayo, nagkakaroon tayo ng fellowship. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Okay, how important the blood to our body? Gaano ba kahalaga? Di ba, pinag-usapan natin na kapag nagpapatuloy tayo ng pag-fellowship sa isa't isa, amen? The blood of Jesus cleanses us. Yes, yes. No, ang blood, hindi siya blood na dugo talaga, ha? Kundi spiritual things. No, spiritual thing itong sinasabi kong blood of Jesus. Sabi dito sa na-research ko, no, ang dugo daw, no, na nananalay tayo sa ating mga katawan ay napakahalaga. Because blood brings oxygen, 'di ba? Naturo ko na 'to before. Blood brings oxygen and nutrients to all the parts of the body. So napakalaki ng role ng dugo sa ating mga katawan kasi ito yung nag-distribute. Saan mag-deliver? Ito, dalhan ko ng pagkain itong mga paa natin, itong mga basta ang oxygen ang nagdadala ng mga nutrients sa lahat ng parte ng ating katawan. Okay? So blood brings oxygen and nutrients to all the parts of the body so they can keep working. Are you here? Amen, so, amen. Dugo ni Kristo Jesus ang siyang lumilinis sa atin. So ano ba ang naglilinis sa atin ngayong sa tuwing nagpupunta tayo dito? Di ba ang salita ng Diyos? Correct. Nasusundan natin yon. So ano yung naglilinis sa atin? No? Hindi siya literal na blood, kundi salita ng Diyos. As you are sitting there listening to me right now, the Holy Spirit is speaking to you. Eh, baka sabi ka, oo nga, ano? And that begins your change. Yes, kapag yes. Napakinggan mo, na-receive mo sa heart mo. Hallelujah. Iyan ang simula ng pagbabago ng buhay. Amen, amen. Are you here?